Kasama ang Philippine Motorcycle Tourism ay ating lalakbayin ang bahagi ng Southern Luzon. Alamin natin ang mga natatanging kagandahan ng mga probinsya at bayan na ating madadaanan. Nakikita ko na ng personal itong iconic na daan na ito ng Quezon National Forest Park. Pasyalan din natin ang mga kilalang tourist destination ng Bicol Region. Ang pinaka-highlights ng ating gagawing paglalakbay sa Bicol Region ay ang pag-explore sa malaparaisong ganda ng tinaguriang The Happy Island of Catantuanes. Salamat! 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 Kaya sama kayong muli sa ating panibagong paglalakbay at muling pagtuklas sa ganda ng Pilipinas. At ito ang aming kwento. Good morning guys, andito tayo ngayon sa Turbina, Calamba, Laguna, dito sa Michelle. Yan. Kung saan, dito kami magsisimula sa ating gagawin na Bicol Region Ride hanggang sa Catanduanes. So, picture muna tayo. Yan, so picture taking muna sa grupo. Yan, isang magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Yan, welcome po muli sa ating panibagong moto adventure. At ito na po, simula na tayo sa ating mahaba at malayong paglalakbay papunta sa Bicol Region at papunta tayo ng Catanduanes. Yan, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay at ipapakita po namin sa inyo kung gaano kaganda itong lugar na ito. Kasama ang Philippine Motorcycle Tourism. Yan, sama natin ating mga kaibigan. Siyempre, easy ride. Papi, tandaan niyo, gaano man kahirap ang gayon sa buhay, easy ride na lang. Yan, at siyempre, yan si Pops Angel. Yan, subscribe na kayo sa ating tropa. Ibuti natin yung kagandahan ng Bicol ngayon. Yun! At syempre, meron tayong special na kasama, no? Ito ay isang sikat na sikat na moto vlogger na. Ayan, yan, ito. O, Jawo, Jawo! Si Jawo! Hello, mga ka-Jawo! Yan, si Kapo! Yan, isang napakahusay, underrated moto vlogger, travel vlogger po yan, mga kaibigan. Yan, subscribe nyo na po si Kapo. Ride Your Life, PH. Sa ngalan ng pagmumotorsiklo, nagpo-promote natin ang mga magagandang tourist spot dito sa Bicol Region. At samahan nyo kami at tutuklas din natin itong napakagandang region ng Bicolandia. Samahan nyo kami! Yeah! Yan! Abangan nyo po ang mga mayayari at magaganap sa ating content na gagawin na ito. At siguradong mabubusog ang inyong mga mata sa magagandang tanawi na makikita ninyo. Okay, nagsisimula na tayo sa ating paglalakbay. At ang ating trangko, ayan, si Kapo, tapos yung sumunod, si Pops Angel, tapos tayo, at then sa likod natin si Easy Ride. So kaming apat ang magkakagrupo sa ating ginagawang paglalakbay na ito. So ang ating first stop ay sa Total Lucena, Quezon. Yan. At yun nga, si Kapo ay kabisado na yung daan na ito papuntang Bicol. Kaya ang kagandahan, nagagabayan niya kami. At ang isa pa sa maganda sa aming biyahe ay meron kaming intercom. At syempre, ito nga ang Fridcon intercom. Kaya nakapag-usap kami. At the same time, nabibigyan namin ng warning ang isa't isa. Yan, dito na tayo sa province of Quezon. Yan, pasok na tayo sa kanilang arko. Woo! Natungtong na ang mga gulong ni Maxi dito sa probinsya ng Quezon. Nice, nice, nice! Andito na tayo sa Candelaria, Quezon. Kapo, mga ilang minuto pa hanggang sa Lucena? 20 minutes. 20 minutes na lang at mararating na natin ang ating unang stopover. Oo nga pala guys, kasama natin ang isa sa famous na babaeng rider na marami nakakilala nga. Yan o, yun yung motor niya. Yan, alam niyo naman siguro kung kanino yan sa mga nakakakilala
sa sikat na babaeng ito. Ayan o. Walang iba kundi si Miss Jet Li. Ayan, nakasakay siya dyan sa van. At ito, nakalagay sa van yung kanyang motor. Andito na tayo sa Lucena Underpass Tunnel. Ayan o. Dumadaan na tayo sa tunnel. Alright, andito na tayo sa ating first stop over dito sa Total Lucena Quezon. Ayan ang mga kasama natin sa Philippine Motorcycle Tourism. Andito na sila. Harap lang tayo ng pwesto para tayo ay makapagpahinga na rin ng kaunti at dito tayo kakain. Alright, tapos na tayong mag-stop over dyan sa Total Lucena, Quezon. Ngayon naman ay magpapatuloy ang ating pagbiyahe papunta naman ng Sipokot. So mula sa Lucena, Quezon ay magbabiyahe tayo ng 4 oras pa. Ganon kalayo ang ating paglalakbay na gagawin. Isa sa ating dadaanan ay ang tanyag na Old Zigzag Road. Alam kong marami sa inyo ang nakakaalam sa ating tinutukoy na lugar. At ito nga po, yung kilala din sa tawag na bitukang manok. Yan. Yan po ay sa Atimonan. Yan. Tadaan po tayo dyan. Noong taong 1969 ay binuo ang Old Zigzag Road sa panahon ng pamumuno ng ating former president na si Ferdinand E. Marcos. Ang Old Zigzag Road ay nagsisilbing daan sa pagitan ng Northern Quezon and the south of the Philippines. Ang Zigzag Road na ito ay kilala din na daan sa loob ng Quezon National Park. Naging popular din ang kalsadang ito sa tawag na Bitukang Manok. Dahil may pagkakahawig daw ang itsura ng Zigzag Road sa liku-likong bituka ng manok. Ang Old Zigzag Road ay nabibilang din bilang isa sa pinakadelikadong kalsada dito sa ating bansa. So ngayon, papasok na tayo sa tinatawag nilang bitukang manok. Or ito nga yung Old Zigzag Road. So ito yung isa sa mga pinangarap din natin na madaanan. Ito. Yan, meron nang kumakaway si Kuya. Nagbibigay signal para sa ating pag-akyat. Yan, so ito nakikita ko na ginagawa yung kalsadang ito, itong bahagi na to. Yan, pataas na tayo. Yan o. May mga daan na talagang ano, lubak-lubak, tapos may mga tubig madulas, kaya mag-iingat tayo dito. Eh grabe tong si Kuya, ang lakas oh. Ang solid oh. Yan oh, mayroong mga tao dito na kumakaway. Wow, grabe. Nakikita ko na ng personal itong iconic na daan na ito ng Quezon National Forest Park. Wow, grabe. Yun, meron na naman tayong bagong na-unlock sa ating ginagawang adventure. Wow, solid. Grabe.
Yun nga, gaya na sinabi ko kanina, mag-iingat tayo dito dahil under construction pa din itong kalsadang binabaybay natin. Itong old zigzag road na napakaganda pala dito. Wow. So kailangan natin huminto rito. Dahil nandito yung mga kasama natin, ito yung mga naka-big bike na ito. Yan, mga kasama natin ang big bike. So hinto rin tayo rito para mas masili pa natin itong old zigzag road. So dito ay makikita ninyo na talagang sobrang tulis ng mga kurbada. Ayan o. At nakakalulang pagmasdan. Ay grabe. Sa wakas at napuntahan din natin itong matagal na nating gustong makita ng personal. Itong old zigzag road. Grabe. Dito sa bahaging ito, makikita ninyo yung pinakapangalan. At dito sa pinakataas ay makikita nyo rin na ang gaganda ng mga kabundukan doon sa part na yon. Woo! At Imonan, old zigzag road! Woohoo! Solid! Pero dito sa bahaging ito, sa pababa, eh talagang may kapangitan yung kalsada na dadaanan ninyo. Ayan o. Yan. Tapos meron kayong mababasa rito, ayan o. Ocean falling rocks. Dito siguro nagagaling. Dahil merong malalaking mga bato dito. Kaya nilagyan nila ng mga net dito sa baba para hindi umaabot dito sa kalsada yung mga bato na nanggagaling dito. Tipak-tipak na mga bato ang makikita nyo rito. Grabe. Pero po, ayan o, binurutan nila ng net para maiwasan na pumadat sa kalsada yung mga bato. At yan, kasalukuyang binabakbak ang kalsada para gawing mas maganda para sa ikakaginhawa ng mga motorista at mga turista na dumadaan dito. Meron kayong madadaanan dito, maikukumpara mo sa Ampir, Dipakulaw, Aurora. Yan o, kalsada. Tapos tanaw na tanaw yung malawak na karagatan. Ganda o. Ito po yung isang bahagi ng daan dito na meron ding karagatan. Woohoo! Ganda. Masarap siguro dito sa umaga, no? Tapos yung hapon na yung panamig na. Yung tatambay ka dito sa bato, tapos magkakapigaw. Woo! Ganda. Solid. Thank you.
Oo nga pala, sa mga pupunta rito at nagpaplano na pasyalan din ng Bicol, yan, meron kayo dadaanan dito na mga rilis ng tren. At masasabi ko na ito ay sobrang delikado para sa ating mga nakamotor, lalo na kapag hindi nyo kabisado yung daan kung pupunta kayo rito ng gabi. Yan, pwede kayong maaksidente, kaya maging listo kayo. Napakadami. Ano ka po? Yan, walong rilis ng tren ang dadaanan nyo dito ayon kay Kapo, kaya mag-iingat kayo. Dobling pag-iingat po. Alright, yan, Gateway 2, Bicolandia, Camarines Norte. Yun, sa wakas. Yan, andito na tayo sa Camarines Norte, Gateway 2, Bicolandia. Yan, tabi muna tayo dito saglit. Ay, nako, pahinga ng konti. Andito na tayo sa Camarines Norte. Yan, at malapit na ang mga alas 2 ng hapon dito sa Camarines Norte. Yung daan dito, marami ding kurbada, parang daan din sa Aurora. Tapos marami rin kayong makikita rito na mga buko. Dito na tayo sa Camarines Sur. At mas magagandang tanawin yung makikita nyo rito sa Camarines Sur. Ayun yung mga bundukan na nababalutan ng mga buko. Wow. Ayan guys, oh, pagmasa ninyo kung gaano aganda rito. Probinsyang-probinsya yung datingan ng lugar na to. Sobrang daming buko talaga dito. Ay, napakapayapa naman ang lugar na to. Woo! Ang ganda ng Camarines Sur! Napakalupit nito. Yung karga-karga ng jeep eh, mas malaki pa sa kanya. Napakasolid naman. Nice. Makikita mo lang yan sa mga probinsya. Ay, ang ganda-ganda naman dito sa probinsya na to. Ang dami nyong madadaanan dito na tindahan ng handicraft. Yan, sobrang gandang pagmasdan. Yan o, iba-ibang klaseng sanggalan. May sungka, may duyan, may lutuan. Iba't ibang klaseng magagandang basket na yung nakikita lang natin sa probinsya. Ayan, dami dito mabibili o. Andito na kami sa Sipokot. Yan, after ng ilang oras na mahabang biyahe, narating din natin. At hanapin na lang natin yung Petron, kung saan yung ating second stopover. Pero hindi ako sure kung nandun pa yung makakasama natin sa Philippine Motorcycle Tourism. Yon, sa wakas, at narating na rin natin ang Petron. Okay. Yeah. At wala na nga yung ating mga kasamahan. Okay. Dumiretso na sila sa ating next itinerary. Okay, dahil wala na yung mga kasamahan natin, kakain muna tayo dito.
Kakain muna tayo dito sa Lady Madel fast food. Dahil hindi pa tayo natatanghalian. Late na rin, alas 4 na ng hapon. And then after kumain, then bakbak ulit. Ano pangalan ito, ate? Pinunot na pag. So, para siyang ano, ginataan. Parang hindi ko na-express yung pagkakalo ito. Magkano po order nito? 100. Ang order nga po. Ito yung order natin. Ito ang pinunot. Para matikman natin kung ano ba ang lasa na itong pag. Sabi kasi ni Kapo masarap daw. So, try natin. Okay, nakakain na tayo. At natikman na natin yung masarap na pagkain dito sa Bicol. Yun, bukod nga sa kilalang Bicol Express. Yun, masarap pala yung kinain natin kanina na pagi. Yun, solid na solid, no? Napakasarap, malinamnam. O ngayon naman ay pupuntahan natin ang Naga City. Time check tayo, 5:05 PM. Yan, so baka abutin na tayo ng dilim sa daan hanggang sa marating natin yung pinaka-hotel na ating pag-i-stayan. Huminto muna kami dito sa pinaka-circle ng Pilgrim City of Naga. Ayan, para pagmasdan itong circle na ito. At marami ding mga motorista at mga dayuhan na kagaya namin ang humihinto rito para magpa-picture dyan sa Pilgrim City of Naga. Ayan, tapos makikita nyo rito yung church ng Immaculate Conception Parish yata yan. Yun. Okay. Ang ganda rito. Nakarating din tayo sa Naga at nasilip natin ang ganda. Time check, 7:57. Yan, malapit nang mag-alas 8 ng gabi. So kahapon ay umalis tayo ng Pulilan, Bulacan ng 8 PM. At hanggang ngayon ay gising pa rin tayo. Ilang oras na tayong nasa lansangan at nagmo-motor. Okay, update ko lang kayo. Andito na tayo sa Daraga, Albay. Sa oras na 8:57. Ganda rito, ang liwanag. Para nating Manila. Ano ka po? Oo. 25 hours na kaming nagbabiyahe. Ay, solid. Ay, at nasa 536.5 kilometers na yung ating tinatakbo. Andito na kami ngayon sa Legazpi City. Yun, sa wakas. At yun, hanapin na lang natin kung saan yung Highland Legazpi dito. Wow, ang ganda naman dito. Meron pang live band. Yan, ito na yung mga kasama natin, yung mga naka big bike. Okay, andito na tayo sa Proxy Hotel. Yan, ito yung ating tutulugan. At mukhang napakagandang hotel na ito. Yan. Kita-kita lang tayo bukas sa ating susunod na pag-explore sa Bicol. At bukas na din yata yung ating pagsakay sa Roro. Tawid dagat na tayo, okay? Tingnan nyo naman kung gaano kaganda rito sa Proxy by the Oriental. Yan, no? Napakalinis at ang ganda ng design ng hotel na ito. Ayan. Ito yung room natin, 307, na pinagkaloob ng Philippine Motorcycle Tourism. Open sesame! Wow! Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Uy, unahin na natin yung CR. Woo!
Tingnan niyo naman guys kung gaano kaganda rito, kung gaano kalinis. Ooh, solid. Ganda. Grabe. Tapos ito yung shower nila. Yan, meron silang heater. Nice, nice, nice. Then meron sila dito ang isang malaking mirror. Then ito naman yung pinaka-bed. Ayan, ganyan kaganda yung bed. Ito yung bed natin. Ayan. Tapos may nakalagay na dito na ano ba to? Tignan natin kung ano laman. Galing sa Philippine Motorcycle Tourism. Ayan. Wow! Ay grabe oh. Sarap na ito. Pampasalubong natin. Pag-uwi natin ang Bulacan. Iba't ibang klaseng pagkain dito sa Bicol. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, dito na tayo sa ating ginagawang Bicol Ride, Catanduanes. At pasalamat nga pala tayo sa Proxy by the Oriental, yung ating tinulugan na hotel. Yun, uulitin ko, sobrang ganda ng hotel na ito. So kung kayo ay mapupunta rito sa Legazpi Albay, puntahan nyo yun. Yan, at sigurado mag-i-enjoy kayo. At ayan, si Ma'am Jetly. Yan, nakikita natin si Ma'am Jetly, oh. O, di ba? Kasama natin si Ma'am Jetly dito sa event ng Philippine Motorcycle Tourism. Yan, at mamaya ay sasakay na tayo ng barko kasama si Maxi. Papunta naman tayo ng Catanduanes. Yan, tawid dagat ang ating gagawin ngayong araw na ito para i-explore naman bukas ang Catanduanes. Okay, let's do it! Okay, ang ating first destination ay ang Daraga Albay, at pupuntahan natin ang Mayon Skyline. Mula dito sa Legazpi Albay hanggang doon sa Daraga Albay ay magbabiyahe tayo ng 43 kilometers. Andito na tayo sa Tabaco. Ayan, ang ganda ng simbahan, no? Wow! Skyline. So ito na yung kanto na papasukan natin. Bakit ng Mayon Skyline. Yan. Nakikita nyo na ikabunduan na to. Ang ganda. Ang ganda ng kalsada, oh. Isang diretso na mahaba. Tapos ang ganda ng kalsada. Wala mang kalubak-lubak, oh. Woohoo! Malulupit din ang mga zigzag road dito sa skyline, oh. Woohoo! Yan, pataas na tayo. Ay, grabe to. Bilog na bilog. Oh! Oh! Woohoo! Pataas tayo ng pataas. Wow, ganda ng kabundukan, no? Tanaw na tanaw sa Kapatagan yung sobrang daming buko. Nice, nice, ganda. Let's go, let's go.
Napakatindi ng mga kurbada rito, grabe. Ito yung literal na snake road. Dahil parang ang aas na gaganong-ganong kay. Kaya kailangan talaga ingat kasi mamasa-masa din yung kalsada. Yan, sky. May mababasa kayo dito. Ang ganda ng pagkakagawa ng kalsada na to. Yan, patas tayo ng patas. Lumalamig na din. At syempre, yung pakiramdam nga na parang nakakabingi. Eto, merong view deck dito na pwede kayong huminto para pagmasdan yung napakagandang view. Woohoo! Oh, the best. Grabe, napakaganda. Makatindig, balahibo. Breathtaking view ang makikita nyo rito. Ito na yata tayo sa Mayon Skyline. Nakikita na ako rito sa pinakataas. Yun. Narating na natin itong Mayon Skyline. Alright. Solid. Ganda, ganda. Sarabi. Yan ang ating mga kasamahan sa Philippine Motorcycle Tourism. Yan. Andito na tayo sa Mayon Skyline. At ito ay parte ng bahay ng Tabaco Albay. Meron kayong mababasa doon sa pinakataas na I love tabaco. Yun. Tapos meron din kayong mababasa dito na Mayon Planetarium. Yan yung parang bahay na yan. Andito tayo sa pinakapaa ng Mayon Volcano. At meron din ako nakikita rito na bundok. At nagtanong nga tayo sa mga lokal at ang pangalan daw ng kabundukan na nakikita rito sa skyline ay Mount Masaraga. Yan. Doon sa bahagi na yon. Ayun yung bundok ng Mount Masaraga sa likod natin. Doon sa bahagi na yon, andoon ang view deck. So puntahan natin. Meron akong nakikita rito na hagdan. So puntahan natin, pasukin natin. Wow! Look at that. Sobrang ganda ng view dito. Tanaw na tanaw dito ang malawak na Kapatagan, tapos ang daming buko. Yan ang view na makikita ninyo sa pinakababa. Napaka-solid guys. Yung view dito ay maiahalin tulad mo din sa Tagaytay, parang ganun. Ganun yung datingan ng lugar dahil mataas nga. So mararamdaman nyo din na malamig dito. Ang sarap sa mata dahil berde na berde mga tanawin ang makikita nyo rito. Tapos doon,
Makikita nyo sa bahagi na yon, yung lake. Yan. Ganda rito sa Mayon skyline. Naipakita ko na sa inyo kung gaano kaganda ang Mayon skyline. Ngayon naman ay pupuntahan na natin ang Casa Ver Amore. Dito pa din yan sa bayan ng Tabaco, Albay, para tayo ay mag-lunch na, dahil nga kailangan na nating sumakay sa Roro patawid naman sa Catanduanes. Yan. Sa ngayon ay hindi pa tayo pinapalad na makita at masaksihan ang ganda ng Mayon Volcano. Hay. Sana lang eh magkaroon pa rin tayo ng chance sa pagbalik natin dito sa Albay. Andito na tayo sa Casa Ver Amore at nasasalo-salo na ang grupo, ang Philippine Motorcycle Tourism dito. Yan. So, titikman natin ngayon dito yung pagkain o yung pinagmamalaking potahe ng Bicol. At syempre, Bicol Express. Yan, meron tayo. Kasama yan sa menu ng Casa Ver Amore. Tikman natin yung kanilang Bicol Express. Sarap. Ito ang legit na Bicol Express. Lokal na gawa ng Bicol o ng Bicolano. Napakasarap. Nanunuot yung kanyang linamnam. At syempre, yung bagsik ng kanghang ng sili. Sarap. Okay, andito na tayo sa Tabaco Port. First time natin gagawin to, na sasakay natin si Maxi sa barko. Ay, lupit. Tawid dagat. Yan nga yung sinasabi ng mga riders na pumupunta sa kabilang isla. Okay. Hanap tayo ng pwesto. So, ay dito nagre-register. So, kailangan nating pumila. Pareto na lang po ng ORCR. Sige po. Okay, so tapos na tayong ipakita yung ating ORCR. At yun, may mga binigay lang sa atin. And then ngayon ay pwede na tayong pumasok dito sa gate. Papunta doon sa Roro. Yan. Oo nga pala, yung binayaran natin dito sa Roro ay 1,550. Yan ang ating binayaran. Kailangan natin ibigay yung pinaka-resibo. Ito yung barko na ating sasakyan. Ayan na. For the first time, tawid dagat moto adventure. Ay, nakakatawa naman. Ito na. Pasok na tayo sa barko. Yan guys, sa mga riders na hindi pa to na-experience, yan, panoorin nyo yung ginagawa natin. Ganyan yung gagawin ninyo kapag ka kayo ay magro-roro. Okay.
Yun. Okay na si Maxi. Naka-double stand na. Ang daming mga motor, oh. Mga kasama natin. Paglipat sa Catanduanes. Naisakay na natin si Maxi sa pinakasama rin sa baba. So yung mga pasahero naman dito sa taas. Yung pinakasakaya ng mga pasahero ay air condition. Kaya marirelax kayo sa biyahe. Pwede kayo matulog. So siguro mula rito hanggang dun sa Catanduanes ay magbabiyahe tayo ng mga 4 oras. Merong 3 palapag itong barko. At ngayon ay andito tayo sa pinakataas. At ito yung 3. Dito yung pwesto na open. Yan. Woo! Sarap ng hangin dito. Yan. At dito sa pwesto natin ay matatanaw ninyo yung Mount Mayon. Kaso hanggang ngayon ay bigo pa rin tayo na masaksihan dahil natatakpan pa rin siya ng makapal na ulap. Yan ang pagmasdan nyo. At pinaplano ng tropa na pagbalik natin dito sa Albay ay try ulit natin na baka sakali magpakita na sa atin ang Bulkang Mayon. Alright, nandito na tayo sa Catanduanes. Yeah boy. Yan, grabe. Napakadaming mga taga dito sa Catanduanes ang sumalubong sa grupo ng Philippine Motorcycle Tourism. Yan, grabe oh, napakadaming tao. Grabe, sobrang solid ang mga taga Catanduanes. Yan, tingnan nyo guys kung kaano kasaya dito. Welcome Catanduanes! Nakarating din tayo sa Catanduanes for the first time! Woohoo! Yeah boy! Yung pakiramdam para sa akin na dahil sa pagmamoto adventure na ginagawa natin, hindi ko expected na makakarating tayo dito sa Catanduanes. Grabe! Yan! At patuloy tayo na maglilibot dito sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat ako sa Philippine Motorcycle Tourism, sa DOT, sa TPB, dahil sa pagkakataon na pinagkaloob sa atin upang makasali sa ganitong mga event. Okay, dito na tayo sa hotel na ating tutulugan sa RC. Woohoo! Tingnan nyo naman guys! Paraiso! Grabe mga kabundruan dito sa Catanduanes. Makaka-amaze, oh. Tingnan nyo naman guys ang God creation. Woohoo!